Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to, kung iyo ba o sa person mo, no? Give me the message for collective, please. Give me the message for collective, please. Okay. Give me the message. Meron ka ditong the tower, reverse. Give me the message for collective. Meron ka ditong four of cups. Reverse. Give me the message. Then, page of cups. Give me the message for collective. Meron ka ditong the death, reverse. Give me the message for collective. Meron ka dito, 8 of cups. Ayan, nahulog. Yeah. Okay. Meron ka dito, 8 of wands, upright. Give me the message for collective, please. Meron ka dito, 9 of wands. Give me the message for collective, please. Then, the Hierophant. Okay? Meron ditong energy ng Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, then Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayun, ito lang yung nakikita ko. Then, Libra. Okay? Nakikita ko dito, ano, meron ditong pangyayari na, alam mo yun, na-stuck sa sitwasyon. Kumbaga, nahihirapan siyang alisan. Feeling ng tao na ito, walang nangyayaring magandang simula sa kanya, okay? Kumbaga, hindi matapos-tapos yung pattern. Ganun yung nararamdaman ng person na to. Kumbaga, paulit-ulit na lang. Feeling niya, hindi siya makawala sa kanyang nararamdaman, naka-stuck siya sa ganyang pakaramdam. Gusto niyang magsimula pero hindi niya alam kung paano. Ganun. Pero ganun pa man, ano, sinasabi dito. Dahil lumabas si 8 of cups, 4 of cups, and the tower, ano, kumbaga stuck sa sitwasyon. Meron din dito ng tao na ano, kumbaga unstable financially, nahihirapan sa sitwasyon. Kumbaga paulit-ulit na lang yung routine niya, ganyan. Then nafeel ko dito, ano, gusto niya mag-heal sa nakaraan, sa past niya, pero nahihirapan siya kung paano. Gusto niya makawala sa ganitong posisyon, ano, pero hindi niya alam kung paano tatakasan. Kasi nakikita ko rin dito, gusto niyang buuin muli yung sarili niya, pero hindi niya alam kung paano. Kumbaga, no, nahihirapan siya, maybe, siguro dahil sa emotional siya, or pwede rin sabihin na, nahihirapan siyang kalimutan yung past na meron siya. Kasi ito yung humihila sa kanya sa ganitong sitwasyon kung bakit siya na-stuck. Kumbaga, yung mga experience niya in the past, nadadala pa rin niya yun ngayon, or pwede rin sabihin na pumapasok pa rin sa isipan niya yung mga nangyayari sa kanya, kaya nahihirapan siya, tapos dumagdag pa, unstable siya sa financial. Okay, pwedeng ikaw to yung person mo. Nakikita ko dito, no, na wala ka ngayong ano, kumbaga nakakaramdam ka dito ng lungkot sa nangyari sa'yo. Kumbaga, meron kang memories na hindi naging maganda sa tao na to, okay? Pwede rin sabihin na walang romantic na nangyari sa inyo, or pwede rin sabihin na inabuso ka, ganyan. Pero ganun pa man, sinasabi dito, no, huwag kang susuko. Kasi kahit may mga ganyang pagsubok ang kinakaharap, or mga pangyayari na feeling mo wala nang simula sa'yo, feeling mo lang yun. Kasi yan yung emotion na negative-negative na pumapasok sa isipan mo na kailangan mong pakawalan. Kasi kung makikita mo yung kasunod na card dito, positibo na, okay?
Kung piling mo wala nang magmamahal sa'yo, meron nagkakamali ka. Kung piling mo wala nang pag-asa, unstable ka, nagkakamali ka. Kasi meron ditong pag-asa naghihintay sa'yo, okay? Meron ako nakikita ang patungo sa'yo. Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Taurus, okay? Nakikita ko dito itong tao na to, no? Siya yung tipo ng tao na peacemaker, or sabihin natin na magaling siya mag-advise, magaling siyang, alam mo yun, mag-calcula ng isang sitwasyon, or sabihin natin na logic tong tao na to. May pagka na to, konserbatibo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Religyoso. Kumbaga, marami kang matututunan sa tao na ito kasi once na nakakausap mo ito, magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Kung bakit mo nararanasan yung ganyang hamon ng buhay, ano? Kumbaga, mabibigyan ka dito ng panibagong pananaw na kung saan maghihikayat sa'yo upang magtuo na, no, sa positibo. Then nakikitaan ko dito, no, kahit marami kang pagsubok na kinakaharap or pwede rin sabihin ito yung nararanasan mo ngayon, maalisan mo to, okay? Marami ka mang pagsubok na kinakaharap, malalampasan mo to. Kumbaga, alam mo yun, yung parang umaakit ka sa bundok, di ba, bago mo maakit ang tuktok, napakahirap, ang dami mong pagsubok, ang dami mong pagod na haharapin, pero at the end, once na naakyat mo na yung tuktok, laking ginhawa, masarap ang hangin doon, di ba? Ayun, ito lang yung nakikita ko. Then, nakikita ko din dito, no, sa Ace of Wands, merong offer na parating sa'yo na magbibigay sa'yo ng galak at kasiyahan. Pwede rin sabihing new love, new opportunity, or new career na naghihintay sa'yo, okay? Nakakala mo wala ng pag-asa, pero ito pala yung naghihintay sa'yo. Then, nakikita ko, no, dito sa Page of Cups, meron ditong romantiko na parating sa'yo. Kumbaga, itong tao na ito ay talagang taos puso, no? Natutulungan ka, hindi tumadamot, okay? Kumbaga itong tao na ito, sincere, may pagka, alam mo yun, romantiko. Then nakikita ko rin dito na mas priority ka, okay? Ipa-priority ka ng tao na ito. Kumbaga tutulungan ka nito sa financial na wala ka or pwede rin sabihin sa pangangailangan mo, no? Kung magiging mga katuluyan mo tong tao na ito, talagang yung tipo na hindi ka nito gugutumin kasi meron ditong Taurus eh. Kumbaga good provider tong tao nito. Hindi ka nito gugutumin, lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng tao nito, abot ng kanyang makakaya. Kahit diba tipo na hindi siya kalakihan ng kita, basta't may bigay lang niya yung pangangailangan na naikasisiya mo kahit sa mga munting pangangailangan na may bibigat may bibigay niya, okay? Kumbaga ito lang yung nakikita ko, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Kunin ko yung isang card, wait lang. Give me message or collective peace. Meron ditong 8 of wands, okay? Give me the message for collective peace. Meron ditong judgment reverse. Knight of wands. The lover. Okay, lumabas ang the lover. Yung kanina sinabi ko, no, na meron ditong ano, bago magmamahal sa'yo, okay? Nakikita ko dito, no, na meron parating sa'yo. Hindi pa lang mabilis, kumbaga mabagal pa ang pagpasok ng tao nito. Kumbaga sa bilis, di ba, may speed. Yung medyo mabilis lang, ganyan. Hindi to agad-agad na papasok sa'yo, hindi pa to agad-agad kikilos. Kumbaga, behind the scene pa tong tao na to, no, kung hindi mo pa to nakikilala. Parating to nang hindi mo inaasahan, kumbaga unexpected. Then nakikita ko dito no na may balance eh. May balance na magaganap sa inyong dalawa, okay? Meron ditong lover. Kumbaga totoo talagang hangarin ng tao na ito kasi good provider siya eh. Mabuti yung adhikain niya. Then nafe-feel ko din sa tao na ito, talaga yung pagmamahal niya talaga ay totoo.
okay, na may balanse, give and take lamang yung relasyon na meron kayo, at pagkakatiwalaan mo to. Kasi may pagkareligyoso tong tao na ito eh, okay? Then, nakikita ko dito, no? Na ito, Pons. Meron ditong sneaky energy, or sabihin natin na may past person ka na nakasubaybay pa rin sa'yo. Nag-i-stalk tong tao na ito, no? Year of the horse. May horse. Maybe yung person mo horse. Year of the horse. Then, nakikitaan ko kasi ikaw dito, masaya ka kahit single ka. Nilalagyan mo ng boundary yung sarili mo, no? Hindi mo hinahayaan yung, alam mo yun, na magulo ka ng past mo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, nagpuput ka ng boundary, nilalagyan mo ng limitasyon yung sarili mo. Dahil ayaw mong mawala yung peace of mind mo, ayaw mong maagaw ng tao nito yung alam mo ba, yung kapayapaan na meron ka. Kasi, once na pumasok tong past person mo, magugulo ka dito, okay? Then, nararamdaman ko dito na magiging kang masaya. Then, meron ditong judgment reverse, no? Kumbaga, sa panahon mo ngayon, hindi mo pa maramdaman na ano, yung judgment para sa inyo, yung hustisya ba? Kasi naitaan ko dito na meron sa yung experience ka na hindi maganda. Gusto mo magkaroon ng hustisya pero hindi pa nagaganap yung hustisya na para sa'yo, or hustisya para dun sa tao na yun, yung gumawa ng hindi maganda sa'yo, no? In the past, ito lang yung nakikita ko. Humahanap ka ng hustisya pero wala pa. Wala pang nangyayari. Tingnan pa natin kung ano pa yung maipapayo sa'yo. Give me the message. Or collecting, please. Then, meron ditong hope. And ask for help. Hindi ka nawawala ng pag-asa dito, no? Nakikita ko din dito na malapit ka sa Diyos, kay God. Malaki yung tiwala mo sa Kanya. Dahil doon, umaasa ka ng malaking pagbabago sa'yo. Kahit minsan nakakaisip ka din ng negatibo, hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa. Ayun lang yung nakikita ko, or pwede rin sabihin, no, kung nawawalan ka na ng pag-asa, sinasabi dito na huwag ka mawala ng pag-asa. Meron ka ditong go outside. Kumbaga, no, hindi mo kasi alam ang naghihintay sa'yo sa labas or sa paligid, ano. Kumbaga, binibigyan ka ng panahon at oras na magliwaliw ka. Kumbaga, libangin mo din yung sarili mo. Huwag mong i-stuck yung sarili mo sa sitwasyon na meron ka, no, kung ikaw man yung nasasaktan. Dahil nakikitaan ko din dito na, ano, ito na yung time para bigyan mo ng panahon yung oras mo para makita mo yung kagandahan ng mundo. Okay, kumbaga huwag mong i-stuck yung sarili mo sa sitwasyon na hindi ka nahawak. Then, nakikita ko dito, no, sa hope. Kung makikita mo dito, no, sa ask for help, then hope. Kung makikita mo may kalapati dito, then ito yun, no, angel. So, ibig sabihin, ano, ginagabayan ka ng anghel mo. Ito na yung anghel mo, ito yung sumisimbolo dito sa kalapati, no. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, itong tao na ito, umaagapay, ano, umaagapay sa yung spirit angel mo or yung anghel mo, ginagabayan ka sa tamang direction. Kumbaga, sinasabi dito, huwag kang mawawalan ng pag-asa hanggat nakakita ka ng rainbow, may pag-asa. Diba sa Bible, pangako ng Diyos yun. Once na nakakita ka ng rainbow, hindi niya gugunawin ng mundo. Ganun yun, ano. Ito lang yung nakikita ko. Then, sinasabi dito, ano, kumbaga, magtiwala ka, no? Magtiwala ka sa taas at manalig ka. Kasi once na nagtitiwala ka, plus positibo yung parating sa'yo. Kumbaga, pakawalan mo yung mga negatibong pumapasok sa isip mo dahil hindi ka na nun mapanghahawakan. Kinukulong ka lang nun para hindi mo masumpungan yung naghihintay sa yung magandang kapalaran. Kaya sinasabi dito, no, tulungan mo din yung sarili mo para maalisan yung mga negative vibes na hindi na nakakabuti para sa'yo. Okay? Ito lang yung mensahe dito. Kumbaga, umasa ka at magtiwala ka. Dahil hanggat may pag-asa, may magandang bunga. Ganon. Ayun na, no? Ito lang yung mensahe. Thank you for watching and love and peace.